Mga kapatid, ngayong Enero ay National Deworming Month. Kaya sa mga nanay at tatay na nag-iisip po kung dapat na nga ba nilang gawin ang pagpupurga ng parasite sa kanilang mga anak, may inang pong tumutok sa ating talakayan. At para palalimin ang ating kaalaman ukol sa deworming, kasama po natin ngayong umaga si Dr. Karen Estelle De Lunas. Isa po siyang gastroenterologist mula sa De Los Santos Medical Center. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Magandang umaga sa iyo, Cheryl. Dr. De Lunas, pag sinabi nating pagpupurga, ang pinupurga niyan, bulate. Ang una ko pong katanungan, paano muna nagkakaroon o nakukuha po ng isang bata ang bulate at napupunta sa katawan? Yung mga bulate, maaari natin siyang makita anywhere in the environment, lalong-lalo na sa mga soil. Now, these kids, naglalaro sila sa lupa or soil barefooted. They forget to wash their hands before eating and they ingest contaminated food with these parasites. So, we ingest the eggs. And then doon na sila... Mag-hatch sila ng ganun, tapos lalaki sila, magiging worm sila, and then magbaborrow sila doon sa walls ng intestines. So pwede sila mag-cause ng mga sugat. So itong mga sugat na to, pwede sila mag-bleed. And so these patients, pwede sila mag-present with signs and symptoms of anemia or mababa yung hemoglobin. So just nanghihina, nahihilo, or pwede rin sila magkaroon ng mga vitamin deficiencies, most commonly vitamin A, so they have problems with their eyes. And then pwede rin sila magkaroon ng mga cognitive problems, malnourishment. So, yung mga hindi tumatabang mga bata, hindi tumatangkad ng mga bata, walang ganang kumain, yan ang mga maaaring maging manifestations ng parasitic infestation. So, yan po bang mga bulating, yan diretso na sa ating katawan or pwede pa siyang mamuhay or lumaki sa ibang parte ng ating katawan? Hindi lang siya matatagpuan sa ating gastrointestinal tract. Pwede rin siyang mapunta sa baga, pwede siyang makita sa apdo, o sa mga biliary ducts, yan ang mga tubo na makikita sa loob ng atay. Pag po sinabi natin na worms o bulate, ito po ba'y isang klase lang ng bulate na maaaring mabuhay sa loob ng katawan or marami din silang klase o uri? Iba-ibang klase sila. Generally, ang tawag sa kanila ay soil-transmitted helminths. Ang mga examples would be roundworms. Ito yung mga tinatawag na Ascaris lumbricoides. Whipworms, sila yung Trichuris trichuria. Or yung hookworms, which is yung Nicator and Ancylostoma. At pwede pong marami silang uri ng klase sa loob ng katawan. Theoretically, maaari. Tayo bang matatanda, mga adults, pwede rin? Yeah, we're not exempted. In fact, nakakakita pa rin ako ng mga matatandang merong bulate. Lalong-lalo na sa mga tirahan na napakadami nila sa loob ng isang bahay, very congested household. Pinakamabisa po na para mapuksa ay yung tinatawag na deworming. Paano po isinasagawa, Dok, ang deworming? At ito lang po ba ang paraan para mapuksa talaga yung mga bulati sa ating katawan? This is also called preventive chemotherapy. So this is an effort which is directed to a large population, mostly yung mga school-aged children. So ito yung mga between, say, 5 years old to up to 14 years old. And binibigyan sila ng gamot para ma-prevent o maiwasan na magkaroon ng infestation. Ang pinaka-common na ginagamit na gamot or tableta would be mebendazole. Available siya sa mga health centers ng libre. And also ginagawa ito sa mga public schools. This is an effort of the government in partnership with mga pharmaceuticals. So ito po ay one take lang? Kung 20% ng area are infested with the worms, they say once a year lang. But pag mga 20 to 50% biannual or twice in one year. Kung kunwari wala ka namang senyales or sintomas, para lang makasiguro, pwede rin po bang purgahin ang isang bata? In our country or sa setup natin, malaki ang proportion na merong bulate. At good thing, yung gamot para sa deworming is very, very safe. So, even if you give it to a person without the worm, hindi siya mapapahamak. So, wala pong kaso if we deworm, even if the children doesn't have any worms. Once you take it, ano po ang mangyayari pagkatapos? Gaano kabilis? Ano yung mai-expect nila? Between 1 to 3 days, they pass out through the stools or sa pupu. So, yung iba, pwedeng mailabas through the mouth. Kumbaga, pag ininom yun, maano sila, magugulo, parang magigising. Usually, what happens is either napaparalyze sila
or pinapatay sila. Eh, pero bakit lalabas ng ano? Because yung intestines natin, it is mobile, so it wants to get rid of what is not supposed to be inside our body. So, dinudumi din natin yung palabas. Pag nalinis ka na, nailabas mo na, bulati-free ka na. So, pwede lang ulit kang magkaroon, depende nga sa kalinisan. Yeah, that's why, aside from deworming, napaka-importante po ng prevention. Paalala na lamang po, Doc, sa ating mga chikiting, ayan, at sa mga magulang. Iwasan natin maglaro ng nakayapak, lalo na sa mga lupa. And then, lagi nating pakatatandaan na tayo ay kailangan maghugas ng kamay before handling food, before eating, and hygiene always sa loob po ng ating bahay at sa ating kapaligiran. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. De Lunas. Okay, thank you. Mga kapatid, huwag po ninyong kalimutan ang lagi naming paalala. Tamang kaalaman ang kailangan para patuloy na mapangalagaan ang ating kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. Manatili po kayo nakatutok, magbabalik pa ang alagang kapatid.